guys! Welcome back to my YouTube channel. Woo! So, I'm just happy sa lahat po ng mga nanood ng aming vlogs. Yung informative vlog na ginawa namin about yung mga things to prepare and to know before traveling here in New Zealand. I'm just happy po kasi marami naka-appreciate nun. And meron po yung part 1 and part 2. Ilalagay ko po yun sa link below ng vlog na ito. Yes. So, yung topic po ng vlog namin for today is cost of living here in New Zealand. So, specifically po dito sa Auckland. Kasi currently po kami ay naninirahan dito sa Auckland. Yeah, Central. It's Auckland CBD. Yeah, it's Auckland Central Business District. Yes. So, ready ka na ba, Daddy? Always. Always ready. Alright. Our number one thing that you have to consider is syempre yung house rent. No? Yung accommodation natin, Daddy. Yes. Para may matirahan kayo. Number one yan. Yes. So, yung current na tinutuloyan namin is almost 2-bedroom, no? Yes. 2-bedroom. Mas maganda kapag ano, may anak kayo. Then, kasi para makatakbo-takbo siya, mas maluwag. Yung current na binabayaran namin dito is $500 per week. So guys, ang bayaran po dito is per week. So $500 ang binabayaran namin. So kung tutuusin per month, we are spending 2,000 New Zealand dollars para lang sa ating house rent and accommodation. Yes. Yeah. Usually ano, yun ang medyo mura nang nakuha namin nung time namin eh. May mga 600, 500 hanggang 800 for 2-bedroom with car park. Yung sa amin is nakatipid na kami. Kasi yes, yung bahay namin is with car park na. Oh, oh. And then it costs $500. Yeah. And maganda naman yung location ng ano natin, no? Safe and maganda rin yung sa community. Yung kasing naghanap ng bahay namin, really made sure na nasa magandang community kami. And yung safe ba, yes, no? Saka yung malapit sa park, kasi may bata eh. So, yun ang hiningi namin, ano, na bahay. Mm-mm. Malapit sa park, malapit sa work ng ni Mrs. Then, saka kung possible may pagdalhan ng childcare, yes, malapit school, din. Yes, school, malapit siya. Yes, oo, yun. Saka, ang nakuha namin by date na may ano eh, yung parang may mga code pa bago makapasok. Yeah, yeah. Meron siyang gate entry code. Yes. Hindi ka basta lang makakapasok ng, alam mo na, they really prioritize yung safety and security of the community people. So, yun lang. Yung iba naman ang ginagawa nila, aside from renting the whole unit, yung ginagawa nila is mag-flatting. Kung sa ano, sa SD, yun yung normal na ginagawa, yung may mga kasama kang ibang mga tao. Yes, na per room, normally ang babayaran mo din is, it will range from 150 to 250 per person, per week, mga ganun. No? Yes. Mas makakatipid, kaso yun sa amin kasi, we made it a point na mag-rent na lang ng unit. Kasi, syempre may bata kami, ayaw naman namin na may makasalamuhang ibang mga, ano mo yun, tao. Kapag may bata kasi, napaka, alam mo naman baby, napaka, ano niya, yung malaruan, napakalat. Oo, so, nakakahiya din namang lagi yes, na lang makita. Saka may time na naiiyak ang bata. At least kami, sariling space. Kami lang ang nakikialam sa aming mga sarili. Yun. So, yun lang. Next one is transportation. So, transportation-wise, it's a bit expensive, no? It's a bit expensive. So, kaya mas minarapat namin na makakuha agad tayo ng sasakyan, no? Yeah. Pero, pag sa mga baguhang katulad, para sa mga baguhang katulad namin, so we made sure, we're thankful na meron kaming friends na bumili na for us ng ET Hop, and then binayaran na lang sila namin, and then binigay na lang sa amin with load na ET Hop para kung si SGU to yung Easy Link ba? No, EasyLink na top card. Naloloadan nyo lang para makasakay kayo ng bus. Ang initial yata nun, ano, $10 ang isang 80 hop. $10 ang isang 80 hop. Then, loloadan mo siya kung magkano ang gusto mo. Yeah. And then, ang cost ng ride niya is usually, kasi naman, 1.95, no? Oo. Per ride.
Pero siguro kung long ride siya, mas mataas naman. Siyempre. Pero normally ganun. Short, ano na yun? Short, short one, ano, mga distance. 6 stops yung napunta niya, 1.98. Mga ganyan. Mm-mm, yes. Mas. And then, currently ngayon ba, di ba babe, naka-ano sila? Naka parang almost 50% discount sa lahat ng rides. Yung government. Ngayon yung government. Pandemic. Until July, no? July, yes. Parang until July kasi kinoconsider nila yung para bang syempre naging downside ng COVID sa pamumuhay ng mga tao dito, no? Yes, so they made it sure na binawasan nila yung cost sa transportation. Yeah. What else? Oh, dun sa mga mag-Uber ride. Hi, yes. Kapag ano, kung medyo tatlo kayo, apat, yung pupunta nyo is ano, hindi madana ng bus or medyo malayo. Pag-Uber kaya. Taxi. Usually, parang katulad lang din siya sa SG. Parang kasing price lang din ng pag nag-grab kayo. Ganun lang din. Siguro... One time sumakay tayo na. O, mga nasa $18 to $20 yun. Medyo malayo ng konti. Oh. Yes. Ganun. Yun. Yes, ganun lang. Yes. And then, Daddy, dahil may sasakyan tayo, so magkano ba ang ating budget sa petrol? Ang tawag nila dito sa gasolina, di ba? Gas is they call it more of yung petrol. Ano siya, unleaded or diesel? Mm-mm. Petrol. So ang atin kasi is diesel. Diesel. So how much ba ang atin per month? Nagkano lang ako per month na ano, $60. Mm. Ano na siya, siguro 30 liters or 25 ano. Mm-mm. Hindi kasi kami masyadong magasto sa diesel, ano lang. Yes. Kasi hindi naman kami masyadong lumalabas. Yung labas lang namin is yung mag-grocery kami, which is very convenient na meron kayong sasakyan na, no? Para kapag kami, mamimili kami is for one week na. Then kahit puno na yung sasakyan mo, at least hindi mo siya bibit-bitin from there, bibiyahe, iba talaga pag may sasakyan. Namimili kami dito na, every 2 weeks, good for 2 weeks pag mga sa baby siguro. Yes. Mm-mm. Yes. So at least yun, $60 per month. Yes. $60 per month. Kasama na doon yung ano, yung mga pupunta na malayo. Oo, yung mga pupunta. Alam niyo naman kami medyo magala ng konti kasi yun lang maguha namin sa off, no? Ayaw natin magpunta sa mga mall. Mas tipid ang diesel. Hindi siya masyadong times 2 kapag ano, unleaded. Ang gagastusin niya. Mm-mm. So, ayun po. Dun, tapos na tayo sa petrol. So, ito. Medyo madugo ito. Groceries, Daddy. So, sa groceries, Daddy, usually, nag-a-alot kami ng almost parang, kung yan natin, almost $900 na per month. Yes, kasama na yung sa... Kasama na yung baby. Milk and diaper ni Gab. But then, kung susumahin mo, Daddy, magkano ba ang nagagastos natin sa karne? Summit kasi dito, pag ano, 600 grams, usually ano na, sa binibili ko lang siya ng ano, pork, nasa $8, $7 to $8, 600 grams. Mm-mm. Then, ang pag mga liver, more ang liver dito, 600 gram din, ano lang, nasa $4.2 to $5. Mas alam niya yan, kasi siya lagi nag-grocery. Then, ano chicken, yung, Daddy. Chicken. 800 grams. Murang ano dito, 800 grams nasa na lang. $5. Yes, $5. Yeah. Yung picho yata. Pagdala. Mm-mm. Yung mga fish, Dad. Usually mahirap umano, no? Mahal dito yung fish. Kaya normally yung binibili namin is salmon or bangus. Yes. Sana naman sa fish, yung salmon nga, may nakuha kami sana. Sa Pakinsibata yan, yung salmon. Yung ulo ng salmon, ang sarap. Nasa na siya eh. Nakabilata ko na 800 o 1 kilogram na nasa na lang 4 to 6 dollar at 5 okay. Ano siya yung parang fresh pa din ulo ng salmon then mayroon din ano salmon mismong kaya lang nakano siya parang frozen ah dalawang piraso ata yun nasa $7 yun laman na yan dad laman 400 grams lang yun medyo mahal yung mga bangus naman recently nagbunta na kami sa Pack and Save mga nasa $7 siya, isang buong bangus na yun. Oo, tapos yes. Iba naman, ang frozen dito sa Asian, parang nasa 12 na ba, yung ano, frozen bangus. Kasi yung ibang fish, nakita ko ibang fish pala, usually frozen kasi, yung fresh na binibilhan,
hindi pa namin siguro sa fish market mahal eh, mas mahal daw. Oo. So ganun. May medyo malapit kami dito, fish market ang tawag nila. Medyo na 12 to 20 ganun. Medyo ano din. Yung price na napunta namin, medyo mahal na kaunti din. Mahal. Yeah, sa mga Toyo Suka Daddy, tanda mo naman yung mga... Magkano ba yung... Sa Asian stores, siguro 4? 3 to 4, no? Ang Toyo Suka. Ganun, mga 7. Yes. Oh. 7. Tapos may mga North Cubes naman dito. 1.99 na mga Caldereta powders. Yes. Ganyan, mga nasa $2 ang isa noon. Yes. Meron tapos dito, sibuyas, Dad. Magkano sibuyas? May ang sibuyas dito nakapak. Ano, 1.99. Marami na siya eh. Mga siguro... 400? Hindi. Siguro per pack na hindi naman natin. Siguro 1 kilogram yan per pack. Mm-mm. Yung 1.99. Carrots naman, almost the same, no? Same. 1.99. Almost $2. Nakano din siya, naka-plastic na. Bakit marami. Yun. Mga 1 kilogram din siguro yan. Then cabbage. Cabbage yung kalabasa. Parang hinahati nila eh. Ganyan kalaki ang cabbage dito, tuwan-tuwa ka eh. Pero hinati nila yun. Pati kalabasa, nakahati yes. Din for ganun. Ano siguro 3 to 4 per ano per pack. Usually per ano per piece yung nahati na. Nahati na. Mm. Dad, ito naman yung bread. Yes. Sa bread naman, yung sliced bread dito ano eh. Ang nabibili namin yung white bread nasa 1.99 tapos may mga ano pa 3.99, may 6 depende sa gusto niyo yung bread. Siguro sa quality ng ano ng bread. So, binibili lang namin, masarap naman yun. Nasa $1.99 to $2.5. Yeah, oo. Makapal din siya. Yung sa egg naman, Dad, how much? Yung egg, naka-ano siya eh, yung parang 12 pieces. Naka-tray na. Naka-tray. No, $6.99 at $7, medyo mura. Medyo mahal nasa $9. Mm. Binibili just, namin nasa $7 lang. Mga normally ganun yung mga presyohan ng mga commonly mga binibili mo sa grocery stores. If I were you can go to Pack and Save. Yun yung usually talagang mura na bilihan talaga. No? Pack ano and Save. Countdown naman is kung gusto mo talaga ng nearest na bilihan agad ng mga groceries sa kanta. Medyo mahal lang siya ng konti. Yes. Pero okay din naman. Tapos dito naman sa amin, please, may malapit na Linchur or Asian store. Doon, medyo may ilan na mura, medyo may ilan din na pricey. Mm-hmm. Pero yun, nandun talaga yung mga Filipino items, mga foods, mga yung suka, mga spaghetti sauce, tapos madami. Tapos yung mga alcohols, ganyan. Pansit. Yan, mga pansit, yes. Pansit Canton. Mm-hmm. UFC banana ketchup. Meron. Nakakamiss ko. Bang-tumas. Mahal na kaunti. Times 3. Kompleto sa Pinas. Yeah. So, okay. We're done with the groceries. So, let's go naman with the clothes, Daddy. Clothes. Ayun. So, dito naman we regret dun sa mga clothes. Bago kasi kami pumunta dito, may mga ilang nabili na kami na winter clothes. Sabi nga nila, sabi ng ibang mga taga dito, nandito na, sabi na dapat hindi kayo bumili ng sobrang dami. Kasi, basically, ang dami nga mabibilihan dito na mas mura. No? Yes. Kasi, yung isang may nabilhan kami sa pagpumunta kayo ng Kmart or sa The Warehouse, ang daming mura. Na magaganda ng quality ng jacket, nagre-range lang siya sa minsan ano lang $20. New Zealand dollars or 18. Tapos yung mga pajamas or ano ang tawag doon? Joggers mga nasa ano lang siya? May 15. Oo. 25. Oo. Pero kung ikaw naman is yung ma-brand like kung yung parang si Daddy kasi may mga nabili na siya mga North Face. Yung ka-level niya kasi dito is yung Kathmandu na branded talaga siya. Ang price ng mga jacket doon pag sale usually is 100, no? 100 to 150, yes. May 200 sale na 'yon. Pero maganda talaga yung quality. Yes, yung nabili ko doon nasa 112 and ano siya 50%, nag 50% sila discount plus ano, summer pagdating namin. Ngayon yes. Siguro, kampi lang naman, siguro, Tomas. Mm-hmm. Yeah. Yun. And then, meron dito mga cotton on din,
May mga Cotton On, H&M, tapos may mga Sephora din para sa mahilig sa mag-makeup dyan. So, okay mag-alap. Kasi nasa sentro kami, madami kaming mapupuntahan agad na bilihan ng gano'n. May hirap kapag nasa parang medyo rural ba? No? Yun. And then, next! Okay, ito din. Magkano yung kuryente natin, Daddy? So, ako may alam niyan. No. So, ang kuryente namin usually ranges ng mga 100 to 150. Pero dahil yun ay mga parting mga pa-summer yon, likely baka itong time na to, baka tumaas na siya kasi palapit na yung winter. Pag winter, tataas na siya. Monthly siya na? Monthly. Monthly ang bayad, 150. Next is yung sa water. Iba pa yung kuryente at saka yung water naman usually mga nasa 80 lang siya to $90 to 100. Usually mga $80 lang yan. Per month pa yun? Or? Per month na to. Usually, hindi nagsasabay yung kuryente at saka yung water. Oo, yeah. Mm-mm. Pero per month yun. Yung wifi naman is nasa mga na $79, $80, ganyan. Per month. Per month. Okay. Okay. Next is, ito na. How about naman doon sa healthcare? Ayun, the best. The best. How about the healthcare? Ito, yun. Pag yung babies, katulad ni Gab, ang nakakatuwa lang dito is, I think, if I'm not mistaken, until they reach the age of 17 or 18, lahat ng mga check-ups, immunization, mga medication, libre sa bata. Even yung dental. Wow. Libre sa bata, yun. Walang babayaran. Yun. Yung unang puta natin dito na, pinaka-check-up namin ang baby namin. Kasi so, parang nagkaroon siya ng, lumabas kami sa MIQ, di ba? Yes. Nagkaroon siya ng parang sipon, and then ubo, tatakot-tatakot kami, no? Pagdating namin doon sa malapit na pinakamalapit na GP or general practitioner, na syempre, yun, nag-cater yun ng mga bata, matanda, ganyan. Buti na pagpunta namin kundi yung tao. Tinanong muna agad kami if my son daw ba is attending yung mga daycare, ganyan-ganyan, childcare, kasi baka nga daw COVID, pero hindi naman sila sobrang strict. Pagkapunta doon is, chinek lang siya, inauscultate yung bata. Actually, hindi pa niya re-resetahan ng anything na gamot yung kamas natin. So, free siya? Walang bayad na? Wala siyang bayad. Even yung pagbibigay ng, kasi si Gab dati, basta lang magka-ubo. Oo. Talagang we made sure na meron na agad siyang neb kasi we don't want him to, you know, the cough to become severe ba? Ganyan. Walang bayad ang ano nila na? Binigyan siya ng baby healer with the reseta ng salbutamol. Walang bayad. Wala kaming binayaran ni isang kusing. And then, pumunta kami doon sa pharmacy para kunin yung gamot. Akala namin bayad. Wala din kami magbayaran. So, what we did was, isinan ko lang sa kanila yung current na visa ng aking anak. And then, ayun, dahil dependent ko, wala naman binayaran. Free. So, free. Okay dito mga baby. Yung sa adults yes. Naman, yung sa adults naman is, merong babayaran pero subsidized. Wow. Okay. Subsidized yung sa check-up, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Yeah. And then, syempre yun po ay sa aking pagkakaalam. Hindi pa rin po naman kasi naman nagpapa-check-up or what. Pero yun po ay sa mga narinig ko lang. At mga na-search. Yung pag halimbawa, si Dada nagpa-check-up and then nirisitahan siya ng gamot, normally hindi sobrang mahal ng gamot. Habang bibigyan siya ng for 1 month or 2 months or 3 months na reseta, it would only cost, sabi nila, mga nasa $5 lang. Or $10. So, kung may, halimbawa, may sakit. So, hindi siya ano eh. Yung gamot mo dito, parang government ang nagbibigay ng finances. So, okay. Maganda yun. Kasi sa atin sa Pinas, ultimong... Yung gamot sa'yo eh. Gamot, medical. Ikaw bibili dito, free. Kapag may, yun nga sabi niya, may percent na babayaran ka. Pero napaka, what is... Hindi ganun kalaki. For your health. Napaka-ganda. Yeah. Yun. Yun lang naman so far sa healthcare. Mm-hmm. Tapos yung ano naman is ang alam namin kapag naging permanent resident ka or resident, libre na yung hospitalization. Ah, okay. Yun nga lang, syempre dun kasi sa government hospital. Pero dito kasi yung mas galing na hospital is government. Wala siya sa private or public. More on kahit yung from private, inilipat din nila sa public. Kasi yun nga, yun yung expertise eh. Kasi I'm working kasi in a public hospital dito sa New Zealand. Yes.
Nandun yung mga gandang equipment nasa public. Which is, ang government, nagbibigay sila ng talagang budget for the equipment sa mga sa hospital. Lalo sa healthcare. Sa healthcare. Yes. Si baby nga na may pinadala silang yung, sa healthcare na yun. Oo. Parang nakaregister agad. Mm-mm. Yeah. Ayun lang. So next one is yun. School. Ito, maganda rin tong usapan. So basically, yung for the education of the kids, libre din po. For free. Oh, yes. Pag 3 years old, meron silang anak. Ilang bang... Hindi, yung sinasabi mo kasi dati is yung sa mga daycare na parang free 20 hours per week. Ah, sa when bata. When they reach 3 yan. Years old, sa bata to. Pero yung pag mag-schooling na talaga sila, like primary, secondary, yes. Libre na po yun. Okay, hanggang ilang taon? 18 years old? Oo. Kasi pag nag-reach na sila ng uni kasi dito is in college. Pag, yeah, di ba? Tanto ako, sabi ko, pag nagsabi ka dito, graduate ka ng college, di ba sa atin, ano na yan, nasa university na. Yun dito pala pag college, high school na. Dapat ano lang, yung ano nila is uni is for yung bachelor's degree. Ah, yeah. So yung anak nyo is pwede silang mag-apply for student loan. Wow. No? Oh. Yung iba naman, kung talagang katalinuhan, pwede mag-apply ng scholarship. Yes. Scholarship. And then saka lang nila babayaran once they have attained a job. Yan nga lang, pay later. Maano lang yun. Hindi naman necessary kailangan sa government ka mag-apply kahit saan. Then, i-deduct nila yun. Yun lang naman ang sa schooling, no? Yeah. Yun ang maganda rin dito. And then, so daddy, pagpunta naman tayo sa mga services. Like for example, yung mga haircut. Okay. Sa haircut naman, pag sa lalaki, nasan eh? Nakita ko doon $35 to $40. Sa amin, sa akin siguro. Hmm. Parang sa girls naman, pag bata, na yan, sa mga lalaki, pag bata, usually mga nasa $30, $20 to $30. Ganun. Dito yan, sa city ha, sa city. Tapos sa atin naman po, so kita nyo sa buko, hindi po siya masyadong ayos kasi nag-ahanap pa tayo ng magandang salon. Pero normally yung cost na mga magpapakelatin ka or treatment, usually mga nasa $300 to $500. Wow. $500 siguro kasama niyo yung mga hair color and everything. So expensive, gagastos ka magkano? Almost 20,000 para lang sa ano, 'di ba? 15,000. Yes. Sa lalaki naman ang ano lang dapat magdala kayo ng ano. Razor. Kaya ito, 'di ba? Nilapitan ko si Daddy, akala mo expert. Ayun lang, and then pag mani-pedi, mga nasa ano siguro to, mga $50 to $70. Yun ang mahal, diba? Yes. So kapag sa mga insurances naman, we're actually paying mga nasa $89 para sa car insurance. Yes. Kasi dito sa ano, bago i-release sa isang car dealer yung sasakyan niya, kompleto dapat yan may insurance na ano, about mechanical breakdown. At make sure na meron kayong budget pag mag-a-apply na kayo na sa residency and everything. Yes. No? Like yung nangyari sa amin dito, we've paid, nung the moment na dumating kami, nag-buy kami ng sa essential work visa na nag-cost ng 1,200 New Zealand dollars. And then yung nag-apply kami for residency, nag-bayad naman kami ng almost 2,100 New Zealand na rin. So, dapat meron kayong extra money na ganun. Yes. And also, syempre, pag may mga sasakyan kayo, dapat meron kayong extra money talaga para naman sa mga check-up ng sasakyan, mga ganyan. Change oil. Hindi kasi kasama sa ano. Insurance. Basta ganun. Medyo costly din yun. So, ihanda nyo din yung sarili nyo doon. Yeah. Matutal, mahal. Mahal ang cost of living dito sa Auckland. Pero, so far, okay naman, di ba, Daddy? Yes, kasi before kayo pupunta dito, i-check nyo yung ano nyo. Yung kaya ba ng expenses. Kapod. Yung sa sasahurin nyo. Yeah. Which is, siguro naman ano, makaka-adjust naman tayo. Kaya-kaya nga-adjust yan. Umpisan na lang muna sa, no, sa living, yung titirhan, next.
sa foods naman nakakayos tayo. Para na lang ano eh, mga yung bahay talaga. Yung talaga ang pinakamigatin sa bahay. Otherwise, ano naman siya, livable, charot. So far, okay naman, no? Yes. We're still adjusting. Kaya syempre, pag may mga ilan ka pang binabayaran, like mga biglaang ganito, ganyan, syempre, medyo mahirap, pero we're getting there. So basically, that's it. Yun po ang masasabi namin cost of living dito sa New Zealand. So sana po madami kayong natutunan dito sa vlog na to. Sa mga papunta pa lang dito na gusto nyong malaman, kakayanin ba namin dito sa ganitong amount ng money, makakayanin ba namin pumunta ng New Zealand, tumira, manirakan. So I guess, basta lagi nyo pong i-consider kung magkano ba ang inyong salary. And then, kung ako sa inyo, huwag muna kayo masyadong gumastos ng mga hindi kinakailangan. Lalo na't mga baguhan pa lang kayo. Pag fully adapt na kayo sa life-changing, you know, dito sa New Zealand din, pwede na kayong mag-splurge ng konti. Yeah. Pero so far, we are happy naman here, nakakaipon kahit papano, and living the life here in New Zealand. Yes. May ano pa yan? May gala pa. May gala pa yun. And the good thing is, we are happy as one, as a family. Together. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yes. Diba, Dad? Yes, alright. So, thank you so much for watching. Please, don't forget to subscribe and like. Ganito yun, Dad. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. So, yeah. Ganun lang yun. Yeah, see you! Thank you for watching. Bye!